teachers and the students, our guest students from Seido Mikawada in Japan. I recall this entry as the Seido effect. Bakit? Kasi dito sa Kabalen, as you all know, it's an eat-all-you-can restaurant. Tapos, usually, pag nandito ako, ang experience ay lahat ng mga tao ay nagpapalyahan at nag-uunahan para makakuha ng pagkain. But because of the students, the 30-plus students from Seido Mikawada na napaka-orderly, nakapila sila. Tapos, ang nangyayari, pati yung mga tao ngayon ay nakapila na at hindi sumisingit at hindi nang babangga para makakuha ng kare-kare, adobo at iba pang mga pagkain dito sa restaurant. Isang malaking learning para sa atin that we appreciate the culture of other people. Pero, bukod sa pag-appreciate sa mga kultura nila, marami tayong matututunan, just like these young students from Japan. No, hindi sila nagsalita, they just entered the restaurant, nang nakapila, maayos lahat, sila kumakain. Yung mga tao sumunod doon sa pila ng mga bata at nakakatawa siyang panoorin. So, basic principle of discipline, napakalaking bagay na marami natin matututunan at sana ma-apply natin, hindi lang pag meron mga bisitang mga banyaga katulad nila, kundi sana sa araw-araw, kapag may buffet, kumain tayo ng matiwasay dahil masarap kumain. And that's Chop Talks. Pinakamabilis na Chop Talks ngayong araw na to, and I hope you learned something from this. I will attach the video kung ano yung Seido effect na sinasabi ko. Enjoy your lunch, everyone. Thank you for watching.